So yo, what's up mga tol? Welcome back na naman sa ating channel. So for today's video, gagawa naman tayo ng improvised na dryer o air dryer para sa ating t-shirt printing. So kung dati yung ginagamit natin ay karton o kahon, tapos binubutasan lang natin siya sa taas, tapos nilalagay natin yung blower. Ngayon, ang gagamitin naman natin ay styro para mas magaan siya at saka para mas matibay. At saka na rin para hindi siya nalulukot. Pero bago tayo magsimula, kung di ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na din, click the notification bell para mas lalo kang updated sa mga videos pa natin na i-upload soon. So yun, simulan na natin. So ito yung mga kailangan natin. Styro. Ito, one hole tong styro na to. 2 feet by 4 feet. Tapos ito, glue gun. Glue stick. Yung meter stick natin pang guhit. Itong marker natin at saka itong cutter. So ayan, simulan na natin. Ang una natin gagawin, sukatan muna natin tong styro. So ang sukat natin dyan ay 16 by 22 kung gaano kalaki yung platen natin. So ayan, naguhitan na natin. So next natin gagawin, i-cut na natin siya. So yung cutter ko, ito lang yung cutter natin. So next naman natin gagawin yung mga panggilid niya dito sa mga side niya. So siguro ang taas na ay mga 12 inches siguro yung taas. Pwede na yan. Mag-cut na tayo ulit. Naguhitan natin, i-cut na natin ngayon. So next natin gagawin, didikit na natin siya dito sa gilid na to. Gamit yung glue stick. So yan, nalagyan na natin tong dalawang gilid. Ito naman. Ito naman lalagyan natin. So sukatan muna natin kung gaano kalapad to. So yan, ididikit na natin siya gamit yung glue stick natin. Dito natin ilalagay.
So next, ito namang kabilang i-an natin ilalagay. So yun, natapos na natin lagyan yung bawat gilid niya. Ayan, paikot, meron na siya. Sunod natin gagawin. Itong naka-cut na styro na ganito, lalagay natin dito sa loob. Ayan. So mamaya makikita nyo kung bakit lalagyan natin na ganito. Mamaya papaliwanag ko kapag ilalagay na natin siya sa platen natin. So ayan, nakikita nyo, nalagyan na natin dito yan ng styro. Ito yung pampigil natin pag ilalagay na natin sa platen. Mamaya makikita nyo kung bakit natin nilagyan nito, kung anong purpose nito. Ayan. Tapos next natin gagawin, ito. Makita nyo may mga bilog-bilog dito na ginuhitan natin. Ito kasi yung ilalagay natin dyan. Ito yung blower natin. Ito ilalagay natin na blower. Medyo maliit lang siya pero malakas din naman at saka mainit din. Bubutasan natin ngayon itong mga bilog na to. So bakit tatlo? So mamaya makikita nyo kung bakit tatlo yan dito. Pagkatapos natin butasan at saka pagkatapos natin maikabit to. So ayan, nabutasan na natin siya. Try natin ngayon kung kakasya yung blower natin. So ayan, kasya naman yung blower natin sa tatlong butas. So siguro para mas matibay siya, lalagyan pa natin ulit siya ng isang ganito dito. Bubutasan din natin para at least mas mataas siya. Para hindi gumagalaw-galaw tong blower natin. So ayan, may butas na rin siya. Try natin ilagay ito. So ito. Tapos next naman, ididikit natin to dito. So ayan, nalagay na natin yung tatlo. Patuyuin lang natin ng konti. So ayan, natapos na natin siyang gawin. So ito, bakit natin nilagyan itong ganito sa loob? So ito yung platen natin. Kapag nilagay natin yan dito, ayan. So hindi siya bababa ng todo. Kapag wala yung nasa loob na yon, kapag diniinan natin dito, babagsak siya. So kumbaga pampigil yung nilagay natin sa loob na yon. So yan, ito namang mga butas, yung tatlong butas na yan. So actually, pwedeng hindi lang tatlo yan, pwedeng lagyan mo dito, kahit saan dyan. Ayan. So halimbawa, ito yung t-shirt natin, tapos yung design natin nandito. Nasa bandang pinakadulo siya ng t-shirt. So kapag i-ano natin siya, i-blower natin siya, so dito natin ilalagay yung blower natin. So
So para yung buga ng hangin niya, dito siya naka-focus sa may print natin na to. So pag nilagay natin dito, sa natin yung blower natin, doon naka-focus yung ano niya, yung init. So kung yung design naman natin malaki o kaya nasa bandang gitna siya na to, sa gitna natin ilalagay ito. Kung nasa bandang ilalim naman, sa ilalim natin ilalagay. So kung halimbawa naman nakaharap tong t-shirt, tapos yung logo niya nasa bandang dibdib na to, pwede natin butasan dito para nakapokus ng init dito sa may design na to. So yan na yung improvise natin na dryer kapag nag-preprint tayo. Pag madalian yan, kailangan natin yan para mabilis matuyo yung pintura natin. Water-based naman yung pintura natin, kaya madali lang siya matuyo. Ayan siya. So yun, maraming salamat sa lahat na nanood. Sana nakakuha kayo ng idea o kung dati yung ginagamit nyo din is kahon or yung karton, pwede nyong gayahin yung ano, styro para mas magaan siya, para mas matibay. So yun, don't forget to subscribe. Salamat.